Gilbert Buenzoceso Jr. Nurse ako by profession. 2 years ako nag-work sa Makati Med as a employee. Kumikita lang ako ng 460 a day. 8 hours ako nag-work. Kumbaga hindi ko nasusuporta na maayos ang sarili ko. 4-year course ko, tinapos ko ng 10 taon. Bali, nag-stop kasi ako nung 4-year college ako. So, napag-isipan ko ng magnegosyo na rin. Nagtayo kami ng shop. Then, after 3 years nag-operate, ayun, medyo bumagsak. 20 years old ako nung nakagraduate ako. So, that time, super excited ako eh. Marami akong plano nung time na yon. Gusto kong mga ibang bansa, gusto kong magnegosyo. Halos lahat ng opportunity sinusundoban ko. So before, nag-work ako sa Laos Group, under Ford brand naman, sa Pampanga, as sales executive. Siyempre, sa pagiging employed, dumadating din sa time na nakapagod din. Diba? So sabi ko, kumikita rin naman ako ng okay lang, sakto lang, pero pag kinumpit mo at the end of the day, napapalwal pa ngayon nanay ko, nanghingi pa ako, diba? Nag-work ako sa hospital for 1 year. Kumbaga kasi umaasa ako na mag-work ako sa ibang bansa. Pero ang nangyari doon, yung pag-asa ko na pumunta doon, nawala na. Dahil nga sobrang dami ng nurses. Nag-resign din ako after noon kasi ang sobrang baba talaga ng sweldo. After noon, nag-apply din ako sa banko, naging tailor din ako doon. Grabe, ang hirap pala maging tailor. Ang hirap magbilang ng pera, hindi sa'yo. Narealize ko kasi na kung habang buhay magbibilang ako ng pera, eh kailan ko bibilangan ng pera ko? I graduated from the Ateneo de Manila University last 2010. After graduation, nag-work ako sa Singapore for 1 year. Nag-vacation ako sa Pilipinas noong May 2011. Then, na-introduce sa akin yung Royal Business Club. Imagine mo, in 10 years time, mapromote ka nurse to 520, madadagdag lang ng 100 ang kikitain mo. Pero yung 460 na yun, sarili ko, hindi ko matulungan. Tumulong pa ako sa iba. Nung una, ayoko talaga itong business na to eh. So ang ginawa ko, sinubukan ko lang. Wala namang mawawala kasi dati na akong wala. Kumbaga yun, napag-aralan ko siya, nagkaroon ako ng madaming katulong sa business na to. Na-invite ako dito ni Mr. Gilbert Buenzoceso. Kumbaga sa kanya, nag-umpisa yung grupo namin ako, sa totoo lang. So birthday niya noon, in-invite niya ako na umattend lang. Kauwi niya galing airport ng Bangkok, dumiretso agad siya. Sa birthday ko. Doon ko namit yung mga ibang members ng Royal. May mga naka-Porsche, may mga nakagat ng sasakyan. Kumbaga nagulat siya na dati hindi ko naman nakakasama mga taong to. Natuwa ako, kumbaga talagang doon ko nakita na masaya din sa negosyong to. So nung pagpunta niya nung birthday ko, kumbaga kanya-kanya kwentuhan sa mga success na istorya nila. So doon na na-motivate din si Jong. Nagkataon lang na dumating tong Royal hanggang sa, ayun, subok-subok lang. Si Kim, eh yung first member ko talaga eh. 20 years old ako nung nakagraduate ako, same year din nung na-introduce sa akin yung Royal. Nakakatawa naman kasi sa ganung edad niya, maganda niya ng potential ng negosyo, tsaka medyo nag-isip negosyante na rin talaga. So yun, nag-decide siya mag-join hanggang sa pinagkulong-kulongan namin. So kumbaga right timing lang din ang nangyari eh. And then sabi ko, opportunity yun eh. So ang opportunity kasi hindi yung pinapalampas. Yung pinsan ko, si Katrina. So sabi ko sa kanya nun, magte-test drive ako ng sakyan. Kasi nag-work siya nun sa car company. Sabi niya, magte-test drive siya ng Ford Fiesta. Tapos nun, nag-stop lang siya sa isang coffee shop. Isang kanto pa lang ang dumadaan, pinarada ko na. Then kinausap ko siya. Tapos pinresent niya sa akin yung business. Nung time na yun, nakita ko, hindi talaga siya interesado eh. Tinry ko lang. At maganda rin kasi doon, nakita ko rin yung support naman din ni Jung. Kumbaga, consistent follow-up. Si Girlie Joy naman, nakilala ko siya dahil sa isang kaibigan din. Kinulit niya ako na pakinggan lang yung negosyo. Noong mga time na yun, parang wala rin akong maisip kung ano pang pwede kong itagda. Parang makaipon din. Si Jello naman, na-meet namin siya dun sa Balanga, dun sa pinagpaplanuan namin na kuhanin ng office. Then, kakausap namin yung mother niya. My mother has a commercial building. Then, pinapa-rent niya yun. So, ni-rent nila. And then, at the same time, yung mother ko, shinare sa akin. Nakakatuwa kasi yung mother niya nagulat sa amin kasi ang babata namin, pumaparada kami, tigitigi sa mga sakyan doon. So medyo, siguro natuwa dahil nga medyo bata pag kumaga gano'n na-achieve. So pinakausap niya sa amin yung anak niya. Kahit medyo well-off naman yung family namin. Pero nung na-introduce sa akin ng Royal Business Club, nakita ko ito na napakagandang opportunity. Sabi ko, opportunity for myself. Na kahit sa akin lang na hindi ako maasa sa magulang ko, meron akong mararating.
I have different options in life. Okay, pero pinili ko yung Royal Business Club. Unang-una, I can be my own boss. Second would be, I'm having the time freedom. And then lastly is the financial freedom. Actually, unlimited yung income potential niya. Sa 15 days ko na pagtatrabaho sa bank, almost 4,000 lang yung kinita ko. Pero sa Royal, part-time lang. In just 15 days, halos 30,000 yung kinita ko. 4,000 sa 30,000. Siyempre, pipiliin mo yung mas malaki eh, tama? Narealize ko talaga na kailangan ko na mag-resign. Finultime ko yung Royal. Nag-decide ako actually kung pipiliin ko is yung Royal or yung Ford yung work ko. Pero medyo napansin ko, mas malaki na rin yung kinita ko sa pagpa-part-time kasi sa full-time. So sabi ko, okay pala to. Parang doon ko siya na-appreciate. So yung 1 month ko sa pagiging employed, hindi kita ko naman sa Royal. 1 week. Nakakatuwa naman kasi hindi ko naman din expected na talagang magtatagumbay ako dito sa negosyong to. And then hindi ko lubos maisip na sa dami-dami ng planong pumasok sa utak ko, dito lang pala sa Royal, makukuha ko yung pangarap ko. Sa Royal kasi hindi ka na inaantay na humiling pe. Pusa nang binibigay sa'yo. Hihilingin mo palang binibigay na ng Royal. Hindi mo na kailangan tumingin pa sa iba, di ba? Kumbaga nandito na lahat, nakapackage na. Itong business na to, sa una mahirap. Pero habang tumatagal, lalong dumadali. Unlike pag-empleyado pa, sa una mahirap, hanggang matapos mahirap. If you can see the invisible, you can do the impossible. Kumbaga dapat may vision ka. Dapat meron kang determination, dapat may goals ka sa buhay. Kasi kung wala kang goals at wala kang vision sa buhay, kontento ka lang sa buhay na kung anong meron ka ngayon. Dapat hindi ka makontento. Tandaan mo, hindi lang sarili mo ang tutulungan mo, madami kang dapat tulungan ng tao. Dito ko nakakita na di mo naman talaga kailangan maging magaling. Noong una parang subok-subok lang talaga, sinubukan ko lang kasi bagong linya. Di ko siya linya talaga. So try lang hanggang sa... ginusto ko lang naman siya gawin. So minahal ko na yung trabaho ko. Ngayon, after 7 months ito, kumbaga di ko na-expect na ito na maging resulta. Then na siya na ako, kung na siya pinapangarap kong sakyan. Mitsubishi Montero, 2011. Model, di ba? So kumbaga masarap sa pakiramdam eh. Yung di mo yung nakakala mangyayari, posible pala talaga dito sa Royal. Sa loob ng wala pang isang taon, lahat kami, yung mga pinapangarap namin sakyan, is nabili na namin. Isang taon na ako sa Singapore, nagtatrabaho ko doon. Pag-uwi ko, hindi ako makabili ng Montero. Nabilib lang din ako bakit kaya niya. So ako na-curious lang talaga sa Royal Business Club. Pinakinggan ko, inaral ko yung business. Nakita ko talaga yung laki ng income potential. Yun ang naging motivation ko. Sabi ko, i-goal ko. In 7 months or 6 months, kaya ko rin maglabas ng sasakyan. Yun nga lang. Hindi Montero kinuha ko eh. After 6 months, I got my brand new Mitsubishi Strada. Sa loob ng isang taon na pagpapursige ko naman din dito sa Royal, nakakatuwa kasi nakuha ko na rin yung first million ko. Dito ko rin naman nakuha yung first car ko. So sabi ko nga, kaya rin ako nag-work naman before sa car company kasi gusto ko talaga car. So sabi ko, in 3 years na magtatrabaho ko, wala akong nabiling car, kahit gulo nga wala, diba? Kung titingnan mo, parang napaka-imposible eh. Kasi in less than a year, meron kang 1 million, tapos meron ka pang kotse. After 7 months of doing this business, yung pinapangarap ko na sasakyan, nabili ko na. At kung dati, nagbibilang ako ng pera ng iba, ngayon, sariling pera ko na ang binibilang ko. Marami akong nakamit na mga bagay na alam kong hindi ordinaryong nakakamit ng mga kaedad ko eh. Maaring nakukuha nila yung mga bagay na yun, pero hindi galing sa kanila. Maaring galing sa magulang nila. Pero sa akin kasi, dahil na din sa tulong ng No Fear Dream Team, nakuha ko yung pangarap ko na brand new Ford Fiesta. Less than a year na ginawa ko tong negosyo to, nag-focus lang ako, posible pala ang bagay na hindi mo maisip na makukuha mo sa maikling panahon. Nakakatuwa naman sa grupo namin dito sa No Fear Dream Team. Imagine niyo, less than a year, nakabili na ng Montero, nakabili na ng Ford Focus. 4 months, may nakabili sa amin ng Ford Fiesta, may nakabili na ng Strada, may nakabili din ng Ford Fiesta na sedan. Actually ako in 9 months time. Nakabili ako ng SLK 350, Mercedes-Benz na sports car. Akala ko na una na ako. Kasi 9 months time, naging millionaire circle ako. May humabol sa akin, si Katrina Jorge at saka si Jong Jorge. Imagine niyo less than a year, nakapasok si Jong at saka si Katrina Jorge sa millionaire o executive circle na tinatawag. Kumbaga ang iba, 5 years, 4 years, 3 years, bago sila makapasok dito. Bakit nangyari yun? Dahil sa pagtutulungan namin. Kasi kung hindi kami nagtutulungan, panigurado mabagal kami. Dahil sa pagtutulungan namin, talagang napabilis namin lahat.
nagpapasalamat ako sa No Fear Dream Team. Natutuwa talaga ako kasi very result-oriented. We all work as one. Hindi lang kami nag-create ng members, but we create leaders. Nagpapasalamat ako sa No Fear Dream Team kasi hindi ko naman din talaga ito magagawa mag-isa kung wala rin sila. Sabay-sabay din naman namin ginagawa yung goal namin. Isa lang din naman kaming team. Isang goal lang naman din. Isa lang din yung mga gusto rin namin makamit sa buhay. So pinagtutulungan din namin yun para din naman makuha din namin siya. Kung kailangan namin ng isa't isa, hindi na namin kailang humiling pa eh. Kasi kusa na silang tumutulong. So dito kasi may unity kami. Kumbaga, through thick and thin, nandyan ang kagrupo namin. Sobrang yung suporta nila, nandyan palagi. Yung mga time na kailangan ko sila kasi nung mga nag-umpisa pa lang ako sa negosyo. Pag halimbawa may mga tao ako na gustong i-share din yung opportunity, nandyan sila palagi para tulungan akong i-present yung negosyo. Dahil sa pagtutulungan namin dito sa No Fear Dream Team, nakita namin ang aming vision, ang goals namin. In less than a year, lahat kami nakakuha ng sasakyan, kumita kami ng milyon. At the same time, madami po kaming natulungan sa business na to. Nung una, hindi naman naging madali ang lahat eh. Madami rin pinagdaanan na hirap, pero dahil sa pagtutulungan ng team, kay Ms. Raquel Espaldon and Mr. Gilbert Buenoseso, naging posible ang lahat. Ang mission po namin is matulungan yung mga naniwala na makakuha rin nila kung ano mga nakakuha namin ngayon or higitan pa. At yung mga nararamdaman namin ngayon, gusto namin iparamdam din sa kanila. Kayang-kaya lahat po yan. Basta gawin po natin tama ang sistema. Sundan po natin. Magtiwala lang po tayo sa sariling kakayahan natin. Sa taas plus royal, lahat po yan posible. Pero sa isang bagay, kami nagkakaisa. Kumbaga yung layunin namin na matulungan ang mga taong naniwala sa negosyong to. Sa bagay na yun, mas lalong tumitibay yung samahan namin eh. More than na kumikita ako, nakatulong din ng, ako personally and yung team namin na mag-present yung opportunity rin sa ibang tao. Sa ganung sense, nakatulong din kami na kumita sila at the same time, mabago yung buhay nila. Along the way, tutulungan ka nila. You must have the good learning and listening attitude. In this business, basta willing kayo, trabahuhin, basta gusto nyo, matutupad yung mga pangarap nyo. Lahat ng tao pwede gawin ng negosyo. Walang pinipili. Isa lang naman ang bagay na kailangan natin para gawin ng Royal. Kailangan meron tayong mga pangarap. Kasi yung pangarap na yan, ayan yung magdadala sa atin para sa tagumpay. Para sa akin, success is not by chance. It's your choice. Naniniwala po ako na ang pagkakataon na yan ay ngayon na.